ating topic sa issue ng ginawang paghawi ng isang security guard sa national artist na si Ricky Lee habang kinakamayan si Pia Wurtzbach sa isang event. Siyempre, ang ating pag-uusapan ngayon, ano ang dapat unahin? Pagiging makatao o ang responsibilidad sa trabaho? Ang ganda ng topic. Yes, maguguluhan na naman. Yes, ganito. Go. Para sa akin, yes, diba? O, paano may papasok ang responsibilidad? Dapat hatiyan eh. Yung pagiging makatao, siyempre parang ang sakit-sakit naman ang unang-unang bumati matanda. Parang may Howie voice kung tawagin na parang nilayo si ano. Na parang dapat to think na kilala ni Pia Wurtzbach itong national artist pa na si Ricky Lee. So, nakipagkamay siya, parang hindi layo, na dapat hindi, maging makatao pa rin po tayo. Although, yun ay responsibilidad nyo bilang trabaho nyo. Pero dapat, maging isipin mo pa na, sino ba itong inilalayo? Tutik na ngayon nga, galing sa mo, kinamayin, kilala. Tsaka hindi ilalayo-layo mo. Dapat, okay, pag nasa kamay, ang dire-direction na magdala ka doon, makipagkamay-kamay. So, maging makatao din po tayo. Minsan kasi mga security guard, hindi naman lahat ha. Minsan yung iba doon bastos din eh, di ba? Merong ganun. So, dapat po, gawin nyo yung trabaho nyo, pero maging makatao pa rin po kayo. Alright, so, para sa akin, hindi. Bakit? Hindi na mapasok yung dapat wala nang personalan, trabaho lang. Ginagawa yun ka sa responsibilidad sa trabaho. Pero, ka dapat. Pero no pa rin. Kasi nga, syempre, so, ang dapat usapan makatao? Naman, pagiging ano ba ang dapat unahin? So, priority tayo. Kuhunahin ba ang pagiging makataong responsibilidad o ang responsibilidad sa trabaho? Hindi, kasi nga, syempre, trabaho yung ginagawa lang ng guard kung ano yung trabaho niya. So, dapat, well, hindi na dapat masyadong pinipersonal. Lalo na, syempre, dapat niya, kumbaga, kung tutuusin, bigyan, ay, deserve, dahil ang guardia, ginagawa niya yung trabaho niya. Pero, gawin mo yung trabaho mo, pero, maging makatao ka rin. Kung, halimbawa tayo, mayroon makiyama, kinala ko si ano, yung artista, na anong ganun, eh, si Coco Martin pa naman, mayakap, makis, diba? So, mayakap, makis, papano, habang yung mayakap si Coco, kumikis. Bigla mo nilay, luway. Tapos, ay, sandal lang po, nagmamadali po si Coco, meron pa pong gagawin. Oh, dapat maging ganun, meron kang excuse first. So, maging makatao ka pa rin. Although, gawin mo pa rin responsibilidad mo sa trabaho. Pero, dyan papasang pagiging makatao dapat. Ayan, oo. Oh, okay, ako naman, wow, maybe this time, hindi kasi, wag na, okay, iwalay na natin yung pagiging national artist ni Ricky Lee, di ba? Pero yung makita mo na may age na yung tao, matanda na siya, senior citizen na, dapat huwag naman ganoon, di ba? Huwag mo naman, so dapat with respect pa din. Yes, tao. Dapat natin. Lagi pa, lagi natin ang lagi natin ang respeto. Kahit sabihin mo, siyempre, aminado naman na tayo, na siguro yung guard na yon hindi niya kilala si national artist Ricky Lee. Pero yun na nga, irespeto mo pa rin kasi all this yan eh, di ba? At ang mga comments, friend, pabor kay Ricky Lee, di ba? Kahit hindi din naman kilala ng ibang tao si Ricky Lee, pero pumabor siya na parang nabasto si Ricky Lee. Oo, diba? Yung pagiging ano naman, responsibility mo, yung pagiging sa trabaho mo, yun na nga, sa tignan mo rin kung sino yung mga taong nakakaharap mo, nakikita mo. Yung matanda na yun eh, di ba? Dapat talaga igalang at irespeto. Huwag naman nahuwiin na gano'n. Oh, yung kera, naku, paano mo? Hindi ko na siya ilalapit. I surrender. Gawin niyo yung trabaho. Matanda kasi, kahinaan tong mga matatanda eh. Baka yung lola kasi ako eh. Minsan nakakaawat talaga yung mga sila. Diba tayo? Ako halimbawa, sumakay ako ng bus. O diba? O kaya sa LRT, MRT, may nakita akong matanda. Yes, magigibway ka talaga always. Eh, yung guard talaga, eh, ganun na agad. Hello! Hindi ka marunong gumalang ha. Nagagalit ako. Respect ng mga matatanda. Yes. Pero meron naman iba, nilalaban nila na hindi porket matanda, irerespeto. Kasi depende case to case din kasi minsan. Kasi meron kasi na natapad. Wala na case to case na. Wala naman ginagawang masama nung araw na yun si ano si Ricky Lee. Pero yun nga, wala siyang ginagawang masama. Pero minsan kasi, meron kasi ibang mga nilalaban yung porket matanda, dapat palaging pinagbibigyan. Pero hindi nga. Alam ko na, hindi ko sinasabi mo. Ako pero hindi yung sa kaso. Nakalagay sa history.
pero meron at saka yung ano kasi, yung event kasi, disente naman yung event, di ba? Kaya minsan nagtatawa ako to. Pag halimbawa makakita kasi ng video sa Facebook, kasi may mga nagko-comment na matanda, dapat siya sabi, dapat hiwalay talaga ang Facebook ng mga matatanda. Hiwalay din, di ba? Kasi minsan hindi nila mag-gets yung logic. Kumbaga, nauuna yung reaction. Oo.